aniuin, nagra-rundown lang talaga ako. Rundown ka lang talaga. Rundown ka lang talaga. Maganda din kasi tingnan. Kasi again, ito nga yung Gauntlet format. Even on the day one, magkakalaglagan tayo dito. And this is the first ever sa MPL Philippines Playoffs history. At unang laban, makikita natin kung sino makuha ng magandang advantage and momentum. First game, Blacklist International Minana Evos. Rinig ba? Rinig ba? Rinig, rinig. Rinig yan, par. At kitang-kita mo naman na sobrang hype na hype na mga fans dito. This is a classic Fredrin versus a... Vision ngayon ng Minana Evos. Kasi ba usually parang si Spider-Miles nagbibigay din ng vision. Uh-huh. So since more on Hino kanyang ginagawa, para hindi ba... Oh! Okay. Oh, the Architect! Getting the first blood in the top lane. Edward falling down sa unang pagkakataon. Wow, and how Haji managed to hold yung mismo ribbon. Pag nag-dragon na yan, turtle na tayo. Dediretso na agad. Para naka-ready na sila. Kayo may kita nyo yung level gap. Yun yung signal eh. Oh, yun yung signal. Siyempre, meron ka nang pwedeng pindutin na skill yan. Kahit na sino naman naglalaro, parang pag may level 4 na. Game na yun. Yan na yun. Turtle na yun. And actually, nauna siya ng isang level, I think, para dito sa top lane. Yep. And Edward now is almost halfway approaching level 4. So advantage on the first turtle objective. Ayun na! Kasi na naiwas ko na hold that. Haji with the triple knockup! Kita mo naman ang init ni Imam God! Nag-adjust dito sa south! At nakakuha ng tatlo! That made that 2! Tatlo yung naset at dalawa yung nawala! 2-1! Sabi kasi natin kanina, once na nag-level 4, gagamitin na lahat ng mga skills! Tuloy-tuloy pa rin ang action. Once na nag-level 4, tuloy-tuloy ang gana. At todo gana ang Blacklist International para sa first few minutes ng laro. Pero hindi umaatras actually ang Minana. They got two kills, a kill then. But that's 3-2 in favor of the agents. Napakaganda mag-invest ngayon para kay Dome. Nakita natin kanina difference in terms of damage naman doon sa folks against a Claude. Okay. Oh, wait lang. Susubok sila dito. Dito na welcome. Eto na yung Frigid Glacier combination. Medyo makuna at this time since 2E pero magiging na ng damage output ng Minana to get the kill. Black Dragon popped and Edward will dash out. That is a kill para sa side ng Hukbo. That's 3 ultimates. Yeah. Ang gusto niya gawin. Damage talaga. Talagang gustong gumera dito. Tapos na ang panahon ng pahil-hil. It's time to deal damage. At gera-hong-gera. Gera-hong-gera. At mauuna dito ang Blacklist sa turtle. Okay! It's a free turtle. Hindi nag-contest ang Minana. Ang damage ang gusto nang ipakita for the sustained line of early game ng Minana Evos. Masterful ang paggamit ni Shinsui dito ng Fredrin. This is so dangerous. Ooh. Na-pop. Okay, dito na welcome. Kinagat. Okay, inuntok. Sinong unang babana? Frigid Breath. Nilabas na naman dito. Habang yung Dragon ay nadomino Dragon Tail, Haji is gonna fall down. Habang lumalaban na yung mga Javelin Spears ni Domeng na tumatagos. Dalawa ang makukuha ng Minana na kill. Habang tower ang mapupush ni Edward. Partner na siya ganun play. At ang ganiwa nilang dito is nag-mirror objective push nila sa baba para hindi mo na mag-commit. And glad that you pointed out the gold lead dahil kanina on how the layering of skills is happening sa side ng Minana Evos. Yung nga kailangan din abangan. Okay. Oy, tika lang. Kurt, go on low. 1v1 with the great one. Kurt, oh! No, alright. Score update, Edward 1, Kirk 1. 1-1 situation ng XP lane. As a Blacklist International will try to steal the purple. Papasok si Sensui. Okay, kinagat ni Kaysen. Laban na daw to. Set up. After set up. Pero hindi tumamayon. Dito kaya. Yun na nga yung pagsugot. Yung head. Blacklist International will take down. Heroes doon sa bandang main lane. Push na lang ang gagawin ni Doming Nation. That was a kunda ng pasok doon mismo ni Ovid using that blazing duet. Kung akala natin makukuha na siya from the Gaunas welcome, naipit din mismo yung Minana Evos and forced to respond ka agad. And it's all kudos doon sa setup play na ginawa ni Hajin, even Yue. Parang nangyayari dito sa dalawang players na binanggit natin is... Lineup kasi na Minana, pick of type eh. Kailangan after ng dito pa-isa-isa. Oo, pa-isa-isa. Ayun lang! Okay. Tingnan natin. Nagulat ako. Maging ako nagulat. Oo ba? Para lang. Ako pala. Tumahimik tayo tatlo. Para tayo na stun. Yung play mismo. Ay, tingnan lang. Pero nauntog. Alam mo yung mga ganong klaseng play yung parang may kuya ka. Tapos sabi, inaway po ko doon sa may kanto. Biglang binalikan. Ang ganda ng sundot na ginawa ni Doming. Uy, pero... Ayan, naririnig kay Lord. Naririnig ko sinisimula ng Blacklist. Ayan na, ito. Nakikita na may mas magandang pwesto ang Blacklist International. You've mentioned about the prutas. The pitas-prutas technique na pwedeng gawin ng Minana Evos. Kaso nga, kahit nga wala din dito ang kanilang marksman, Domek can respond at any moment. Yeah. Pero nirespeto nila kung paano nilo Lord Dance.
ng Blacklist International. They're masters at this as well. I think ang problem dito sa Minana kasi mas mabilis yung lineup ng Blacklist International. Claude Benedetta to eh. Yung Benedetta, ginawa yan pre-dash. Diba? So kailangan mong habulin yan. Yung isa kang Minotaur, medyo slow-mo ka eh. Slow-mo ang lakad niyan eh. Oh, parang ramdam mo lahat pa. Oo, kahit yung Aurora, medyo slow-mo din yung pag-setup eh. So, tingin ko, in terms of bilis, in terms of macro, mauuna talaga yung Blacklist eh. Kasi nakita mo naman, maging sa mga Torres, sila yung unang nakaka-split eh. Yeah, kasi again, the team fighting capability ng Minana Evos, they have been really perfect at layering that ultimate with the Aurora. So, kailangan nila i-timing once they commit, kailangan nila paglahat. Kung merong second thought sa pwede mangyari sa Minana Evos, that could be the biggest mistake na pwede makapag-push ang Blacklist International. By the way, kaya hindi din nagpo-force ng D-fight dito yung Minana Evos kasi wala pang ultimate si Kaizen. Very crucial yun. Ay, nako po! Ay, nako, alam nilang walang ultimate. Kakasabi mo lang, eto na yung final blow na meron. Si Edward, nagkakamusan. Ay, yung spear. Pato, heaven jet. The feeling, free. Pero sa likod, ito naman yung Archetype. Ay, si Tommy! Sina Yue. Wala si Yue dito. At kung kap dito, susugot ang mundo. Sige natin. Oh, meron makukuha ni Shinsui yung Lord! Susuguri niya ba na Shinsui yung Sinkis Reel? Sige ko maiwan, sinasaya niya dito din. Habang kayo na nga ang mga recalls ni Shinsui! Moso, kasi yun yung pinaka-ghost signal. Oh no, oh no, ayun, oh no. Okay, tika lang. Oh no. Hindi kasi merong ibang mga international tournament na delikado talaga no, yung buhok na yan. Oh, napanood ko yan eh. Napanood ko na yan. Napupo. Na yan eh. Parang nag-reminis din yata si Domin. Parang may napanood may akong ganitong tournament. Saglit ha. Taga lang. The spider sense is tingling. Kumbaga. Na-contribute ka. Tumingil eh. Delikado kasi yan. Again, if you're a marksman, kailangan mo ding maging maingat kung saan bush ka aapak. Kailangan malaman mo. Grabe na, grabe yung senses ni Doming doon, oh. Baka bigla tumaas yung balahibo sa batok na sabi, Nay! May naramdaman ako, ha? Parang ano, ha? Yay, no? Magchan, para na maganda. Pero eto. Sana lahat ng marksman, gano'n. Eto, Manjin tsaka OSX. Yes. May napapansin ba kayong kakaiba sa posisyon ngayon ng Blacklist? Ano yung kakaiba? Si Sensui lang at tsaka si Oheb yung nandito sa My Lord. Ay, oo nga, no? And one thing to note, may Benedetta din. Na kailangan din nilang abangan because right now, Minana Evos kailangan din i-utilize. Tama. Kung nasaan ang data na kailangan nilang kunin against Blacklist International. Ay, ito na. Classic na to. Ito na. Napanood na natin to. Naririnig ko yung mga comps niya na yan. Mga comps niya. Yung ano? Dito lang ako. Dito. Re-reset ko yung Lord. 28K. Gumaganon yun. Ayun. Ayun. Sinasabi natin eh. Oh. What a... Grabe naman si Doming talaga, kaibigang OSX. The force is strong. Ramdam na talaga. Ang call doon mismo, Haji wanted to make the combo work with the conceal play. So, the two resources na pwedeng hindi magamit ngayon sa Minana Evos. Yun pala yung gustong gawin ng Blacklist, kaya nakapuesto sila doon kanina. Kaso si Doming parang may third eye eh. Iba talaga yung taas ng balahibo ni Kuya Doming. May naramdaman eh. Kumbaga pag pasok mo sa venue. Baka may kiniti siya doon. Oo, may nararamdaman. Kasi wag dyan. May nararamdaman ako dito ah. Naramdam niya eh. Meron siyang shake, rattle, and roll eh. Grabe naman yun. Tama. Two times nangyari ha. Two times na yan. Yung the Doming senses. Kung ano man tawag dun. At kailangan din nila tingnan ko sa pwesto ang Blacklist International again. Ay, si Kaizen. Ay, naku po. Napanata ng bagong cross ng bayan. Bulado. Tingnan natin. Nagko-call na ngayon ng Lord. Si Shinsui. Pero yung dragon ay napaka nila. Sinabakan ng dragon. Si The Architect. At si Yue mga kapitas. 4-on-5 situation. Dito, mga kalamang, for sure, mathematically speaking, ang Blacklist International. 30 seconds ang iniintay nila para kay Kurt. Can Kurt make it alive? Can Kurt make it? Pero ayun, si Domic! Okay! Edward finally will pick off the gold laner. Pangatlong beses na yan, sabi ni Edward. The great micro defense na ginawa nga nyo doon para kay Oheb. Again, nakuha nga nila ngayon ang mismo objective. Okay. The National, the Tonus, welcome. Kami naman, it's our time to shine. Alright, combo. Combo initiative. Imo, ay! Ay, what a move! Grabe! At ang tawag natin dyan. Ay, you must go. Ang tindahan ni Aling, ni Paring Edward. Walang mga ultimates ganyan yung Minana, kaya magkukulab lang kasi International ang go. Yun yung thought na meron. At yun na rin yung mini road na nilabas. Knock-up sessions. Eto na ang dragon ni Kirk. Pero kakayanin ba ito? Ultimate. What a message by Haji Miguel. The double kill. At ngayon, mabibitas ang Minana. Edward with an outplay. Transitioning to an endgame. Let's see. Pero walang. May defense pa. Yun. May isang minions lang. Pati defense. Saan ba ito? Nang side. Ang Minana. Isa na lang.
takes game one. Grabe. Grabe yung naging reinforced adjustment on paano nila naikutin agad. Utilizing every possible item. Winter Truncheon, Immortality Pop, lahat. Grabe. Grabe nga yung teamfight na natin, Chantel. Sal, sobrang sustainable. Kailangan mo din i-outplay. Outplay yung lahat. And si Edward, na-outplay niya yung tatlo sa top. Ang tawag doon, what a move. Oo. What a move talaga yun. Ilang what a moves. What a moves, ang dami. Kumbaga. Kung merong what a tops, ay hindi what.